Welcome back again mga sir, this is Alex, back again with another video. So our today, our sound system build series, nandito tayo ngayon sa garahe. Ito yung build ko ngayon na pro audio system na pwede pang bahan. So lati tayo dito. So yung mga setup na ginagamit ko is una, punta tayo sa Broadway NBRE 06. So 6 channel po siya. And then may mga built-in equalizer and bluetooth yung ginagamit ko. Ayan. So and then punta tayo sa processor. So processor is isa lang yung ginagamit natin. DriveRack PA by DBX. So yung settings natin ngayon is wala po ito. Naka-off lang po yung graphic equalizer natin. Crossover lang po yung ginagamit natin dito. So sa crossover ko is 100 Hz pupunta sa mid-high na full range. Mamaya explain ko kung ano yan. Hanggang ano po yan, hanggang 20 kHz. And then sa sub naman is 40 Hz above hanggang 100 Hz. So crossover points na is 100 Hz lang. So sa ito, power distributor po ito ng or power sequencer ng Broadway rin po ito. Yan. HSQ110 pero 220 po ito. 8 channels na or 8 outputs sa likod at isang direct na saksakan sa harapan. Kahit naka-off po ito, may power po ito basta naka-on lang yung breaker. So may breaker po ito. Yan, 400 volts yung yung breaker. And then sa ampli, Broadway na D15, 1500 watts plus D for channel. So yung setup ko ngayon isa nandito siya sa channel 1 and channel 2 ang drive sa dalawang ganito, Airbus 15 by Joson. Ito naman para sa subs is 1000 watts po ito. Ayan. 1000 watts. 1000 bali ano lahat. 4000 watts lahat yung yung natin. So sa box naman isa Yamaha DSX na replica or may modified version na siya, medyo mahaba. 30 at 29.5 yung yung haba. 29 and half inches. And syempre, D15 to ito, powered by Broadway rin na 1,000 watts. Ayan. Again, use on Airbus para sa mid-high full range. Ano po ito ng watts na ito, 1,000 watts. 1,500 watts yung yung rating niya. So ito, hindi ko lang alam kung 1,500 watts pa talaga. So ano po ito ng yung setup ko ngayon, ito ng full range po ito. And then, ito, nakasabi ito. So, simulan natin sa pricing, yung build na ito, or yung setup na ito, yung mga gagastos yung siguro mga malapit na siguro mga, sabihin natin mga 200K yung presyo nito. So, simulan tayo natin dito, mga estimate yung mga price ng mixer na ito is around 5K. Ito, 5,000. Then punta tayo sa drive rack. Ito yung original is around 24K. Yung drive rack PA. Ito hindi ko lang alam kung ano magkano ang presyo ng ito ng power sequencer. Pero yung class D, wala rin akong idea kung magkano ngayon to. Pero mga around siguro sa mga hindi more or less mga 50K yung gagastusin natin dito. Pero sulit na po ito kasi naka 4 channel na po siya. And yung setup ko ngayon, ito lang yung ampli na ginagamit ko. Kaparallel po ito. Both channels kasi naka-mono lang yung output ko sa mixer. So sa naman, ito yung Airbus mga 22,000 ata yung presyo niya or hindi ako sure ko ngayon kasi hindi na ako updated sa price ni Joson. Airbus 15, mga ganyan, mga 20K something yung gagastusin natin. Sa box naman, ito siguro yung Yamaha DSX D15 yung ganitong size is sa mga 5,008 siguro yung magagastos mo. Kasi magandang klase ng plywood to. By Alter Audio Works po ito yung gumawa ng box ko. Shoutout Doggy. So, 5K, mga 20K siguro yung gagastusin mo para sa boxes lang. So, ano pa ba yung kulang natin? So, wala naman siguro tayong So, sa case, bonus lang po ito kung gusto mo ng case. Gagastusin mo siguro mga malapit rin naman ng ganito, mga 4-5 gagastusin mo sa case. So, sa mga wearings naman, accessories, mga around mga sabi natin mga 2K yan mga wiring and ng XLR or Picon. So ayan yung build series ko sa ganitong video. So thank you again mga sir sa panonood and see you in the next video.